Bilis nun ah. Mas matagal pa yata yung ligawan o hindi naman. Mabilis lang ba ligawan din? Umabot po yung ligawan namin 3 to 4 months po siguro. And yung friendship po kasi namin yung mas nagtagal. So parang sinubukan po namin na parang what if mag-jowa naman tayo pero hindi po nag-work. Sino yung diba sinasabi nila na yung friendship daw ang pinakamagandang foundation para mas maging successful ang relationship? Pero sa nangyari sa inyo, matagal kayong naging magkaibigan. Kung kailan kayo naging mag-jowa, ang igsi lang kasi hindi pa rin kayo nagkasundo kahit matagal na kayo magkaibigan. Bakit, Gary? Eh, di ba dapat magkakilala na kayo? Alam niyo na yung isa't isa. Alam niyo na at saka amats ng isa't isa. That type po kasi, nakilala ko lang po siya talaga sa friends po. At saka, hindi ko pa po ganong gamay yung ugali niya talaga. Kala ko matagal kayong friends. Opo, pero hindi... Friends ba or acquaintance lang? Crush niya po ako. Ayun. Crush. Tapos pinakilala po siya ng friend namin. Opo, naging kaibigan ko po yung friend niya talaga. Tapos yun, dun po, sabi niya, sabi po ng friend namin is, may nagkakakrush siya, Eugene. Crush na crush ka. So, nung nalaman mong crush ka niya, Gary, ano yung naramdaman mo? Nung una po, wala po akong pakialam. Kasi parang hindi po ako interesado, ganun. Pero hanggang sa naging magkaibigan po kami, tapos dun po, unti-unti kong na-feel na, ah, parang possible. So, hindi talaga kayo naging magkaibigan ng matagal? Opo. Nagkakilala lang kayo, tapos tsaka kayo nagligawan. So, hindi to... Kasi yung sabi nyo, friends kayo ng matagal bago kayo nang mag... So, hindi kayo magkaibigan. Opo. Kasi ang taong gusto kong... Mutual friends lang po kami nagkakilala. Wait lang! Lumalayo tayo. Kasi ang gusto kong pag-usapan yun nga kung magandang foundation ba yung friendship. Kasi sabi mo, friends kayo ng mas matagal kaysa kayo naging ano. Correct, naging so, hindi jowa. Kayo totoong naging magkaibigan. Magkakilala lang kayo. Opo. Ayun. So, magkakilala lang, tapos crush ka niya, niligawan ka niya, tapos sinagot mo siya. Ano bang nagustuhan mo kay Gary? Ayun po, caring po kasi siya na tao. Nung hindi pa po kami, kapag po nagkakaroon kami ng lakad ng mga friends ko po, ihahatid niya po ako. Parang mini-make sure niya po na safe ako, ganun po. Parang doon po, parang sa... Siya, anong nagustuhan mo kay Jean Lee? Ano po, masayahin po siya. Tsaka po, hindi po siya nahihiya. Ako po kasi kabaliktaran po niya eh. Hindi siya nahihiya na? Kumbaga sa mga pag ano po, sali po sa mga ganito, exposure po. Hindi siya nahihiya. Ano? Gusto niya pa sumasali sa mga expressive ganito, exposure. Expressive siya sa feelings niya. Opo. Parang hindi siya nahihiya sa exposure. Mataas po yung ano niya, self-confidence niya. Ako po kasi kabaliktaran eh. Yung humarap sa tao. Ba't ka napapayag? Ba't ka napapayag na sumali dito? Sumama sa kanya? Ay, gusto ko lang po siyang suportahan para po sa ano niya, mga goals niya po sa buhay. Kasi po, gusto niya po maging parang... artista ba? Vlogger. Vlogger po. Mahilig po siya mag-vlog. For the clout. Kasi ano siya sa exposure. Kasi siya, exposure. Gusto niya kasi... Dapat sinama mo sa PBB audition. Oo, dapat nag-audition ka sa PBB. Open ngayon. Nagbubukas mo lang bahay ni Kuya. Marami rin naman pini-PBB na to, especially for you. Oo nga, feeling ko. Oo, anyway, marami kayong magagandang nakita sa isa. Caring siya, marami ka rin nakitang maganda sa kanya, nakatangian. Pero, ano yung nakita niyong hindi maganda sa isa't isa na hindi nakalaban yung maganda? Kasi may nakita kang maganda, di ba? So, ang ganda ng impression mo. Nasapawan yung maganda. Bakit? Ano yung nakasapaw sa maganda niyong pagtingin sa isa't isa? Ano yung na-discover mo sa kanya, Jean Lee? Ano po, parang sa una lang. Sa una lang siya? Sa una. Caring. Opo. Kasi parang nung naging kami na po, eto sa akin lang naman po siya. Ito po yung na-feel ko lang talaga na parang habang tumatagal po, tapos parang nung malapit na po kaming mag-break, parang nawawala na po dun yung pagiging caring niya, parang pag-aalala niya sa akin, ganun po, parang nahahayaan niya na po ako. Nanamlay si Gary. Ganun po. Naging complacent sa relaksyon. At saka po kasi parang nung naging kami po, hindi na po naging matimbang yung masaya. Parang puro lungkot na po. Puro problema, away, bate. Tapos yun, ang problema po is pag nag-aaway kami, syempre LDR po kami. So parang hindi po namin napag-uusapan ng maayos po.